Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan natin ngayon ang mga nagbabagang balita sa boxing. Maraming balita ito mga tol, tapusin na lang po hanggang sa dulo ng walang hanggan. Danny Garcia, posibleng mapapalaban sa September. Si Errol Spence at si Manny Pacquiao ang target niya makalaban. Kahit sino daw sa dalawa, handa siyang makipagbasagan. Tank Davis versus Leo Santa Cruz, niluluto na ang laban. Balak nila gagawin sa buwan ng July. Hindi pa malinaw mga tol kung aakyat sa lightweight si Leo Santa Cruz o dedepensahan niya ang kanyang titulo sa super featherweight division. Naging world champion si Leo Santa Cruz sa apat na division. Kasalukuyang hawak niya ang WBA super featherweight world title. May record na 37 wins, 19 knockout win at may isang talo. May edad na 31, may tangkad na 5'7". Si Tank Davis naman, 2 division world champion. Hawak niya ang regular WBA lightweight world title. May record na 23 wins, 22 knockout win, may edad na 25, may tangkad na 5'5". Bob Arum, interesado ipalaban si Terence Crawford laban kay Manny Pacquiao at si Errol Spence Jr. Matagal na niya itong sinasabi mga tol, pero wala pang kasiguraduhan kung ikakasaba talaga ang laban. Si Errol Spence naman, balak muna magkaroon ng isang laban bago harapin si Terence Crawford. Kailangan pagpagin muna ang kalawang para magmukhang matibay. Sean Porter, target pa rin si Manny Pacquiao at si Terence Crawford. Gusto ni Sean Porter labanan ang mga elite fighter sa welterweight. Nakalaban na niya si Kit Turman, Danny Garcia at si Errol Spence. Kaya si Terence Crawford at si Manny Pacquiao na lang ang natitirang matinik sa 147 pound. Kailangan muna dumaan sa mga alipores bago harapin ang hari. Sa heavyweight division naman, may kumakalat na balita na humihingi daw si Deontay Wilder ng $10 million mula kay Tyson Fury para hindi matuloy ang pangatlong laban. Sinabi naman ni Deontay Wilder, kalokohan ang kumakalat na balita. Gusto na daw niya agad ng rematch ngayong taon. Sinabi naman ni Tyson Fury, mas uunahin pa rin daw niya si Deontay Wilder dahil tatalunin niya ito sa pangatlong laban bago harapin si Anthony Joshua para sa undisputed world champion. Hawak ni Tyson Fury ang WBC at the Ring Lineal World Title. Si Anthony Joshua naman, hawak niya ang WBA, WBO, IBF World Title. Mike Tyson, sinabing greatest boxer si Floyd Mayweather in the last 100 years. Pinuri niya si Conor McGregor dahil umabot daw ito ng 10 rounds sa isang greatest boxer. Wala pa daw experience si Conor McGregor sa boxing pero nagtagal pa rin sa laban. Kung si Mike Tyson daw ang mapapalaban sa isang baguhan sa boxing, hindi na daw niya papatagalin ang laban. Nagpasalamat naman si Conor McGregor sa papuri ni Mike Tyson. Sa susunod, tatalunin na daw niya si Floyd Mayweather. Balitang trash talkan naman tayo mga tol. Ryan Garcia, pinapainit ang ulo ni Calvo Lysing. Sinabi nito na mas maganda ang record ni Pacman kumpara kay Floyd Mayweather. Rest back naman ni Floyd Mayweather, huwag kang madaldal Ryan Garcia dahil wala ka pang napatunayan. Nagbigay ng challenge si Floyd Mayweather mga tol. Labanan mo muna ang bata ko na si Rolando Romero. Kung matatalo mo ang bata ko, bigyan kita ng $200,000. Tapos ipalaban kita agad kay Tank Davis. Pero kung matatalo si Ryan Garcia sa laban, huwag na lang niya banggitin ang pangalan ni Tank Davis. Ang rest back naman ni Ryan Garcia, bigyan mo ako ng 1,000,000, labanan ko ang bata mo. Kung manakout ko ang bata mo, kunin ko pa rin ang $200,000 bilang bonus sa laban. Nagkakainitan na nga ang dalawa mga tol, mukhang mapapalaban si Floyd Mayweather sa hamon. Tinawag ni Ryan Garcia na maliit na bagay ang offer ni Floyd Mayweather na $200,000. Kung talagang tiwala daw si Floyd Mayweather sa kakayahan ng bata niya, bakit hindi daw maghamon ng $1,000,000 para mas ganado sa laban? Hanggang salita lang daw itong si Floyd Mayweather pero hindi kayang patunayan.